Hello guys, welcome again sa aking channel. So ngayon, ang tatalakayin natin is target sounding. So kung naalala niyo yung last vlog na yung may 49 na target sounding, so yun yung continuation nito. Ito yung continuation ng vlog na yun. So ready niyo na yung mga ballpen at saka papel nyo para ma-write down niyo yung mga things na dapat nyo tandaan habang tayo ay nag-explain. Gusto ko muna magpasalamat sa lahat laging nanonood sa aking YouTube channel and lalo din sa aking Facebook page na Jellord Rodriguez. So malaking thank you sa inyong lahat. So ito muna ang aking intro. Welcome na welcome back again sa aking channel. And today's video, meron tayong tatalakayin ha, target sounding. So bago ang lahat guys, gusto ko lang na invite kayo na mag-like, subscribe at mag-comment sa aking Facebook page or i-share mo na rin. I-share mo na rin ito sa mga gusto rin matuto. So sa aking mga kapwa Marino, maraming salamat sa panonood. And this is Jellord D. Rodriguez once again saying thank you for all the subscriber na nag-subscribe sa Facebook, sa YouTube channel ko. So let's start it. Our lesson for today is target sounding. So bago ang lahat, tatanong mo bakit kailangan ba natin ang target sounding? So once again, yung target sounding is napaka-importante kung tayo ay nagbabangkiring. Dahil dito mo ma-estimate kung umapaw, huwag naman sana. Kung sumobra na yung target sounding mo, doon mo na kung lilipat ka ba sa ibang tanke o stop na muna at para ma-compute mo kung umabot ka na ng 80% or 85% sa tanke na iyong kinakargaan. Iniingal ako guys, tumataba na kasi tayo. So kaya bago kayo mag-bunkering, kailangan meron ka na nagawa na bunkering plan, which is na explain ko na on my last video. Then kailangan mo rin itong target sounding kasi para may basis ka na kung ilan yung nagawa, nag-trim ka ng 0.5 astern, trim by the astern 1.0, so may target ka talaga para hindi ka na mahirapan ma-estimate kung ilan yung nakakarga. So napakadali lang guys ng pagkuha ng target sounding. So let's say may example tayo dito na trim 0.5, ito 0.5 ahead to guys, ahead 0.5 ahead, then itong 0.0 ito yung even kill, then itong 0.5 ito yung astern, na to 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0. So disclaimer lang guys, ito ay example ko lamang. So ito yung mga sounding natin, mayroong 47, 48, 49, 50, 51, hindi ko na nilagay kasi ito na lang for example na lang para makita nyo kung paano siya ginagawa. Then ito na yung ating target sounding table, so fill upan mo to. So ang pagkuha nito, kung ba kukunin mo yung 0.5, so ito yung babasihan mo, 49, tapos 0.5, punta ka ng 0.5, 49, so merong 13. So yung 13 na yan guys, millimeter yan siya, millimeter. So ito centimeter, ito millimeter. So gawin mo muna siyang centimeter. So 13, so in 1 cm merong 10 mm. So cancel out. Then yung magiging answer is 1.3 cm. So ngayon magiging 1.3 cm na to. Alisin natin to. So 1.3 cm. So cm din. Cm. So ngayon titingnan nyo to guys kung ano yung sign dito. So wala siyang sign, meaning positive. Pag ito naman meron siyang sign, negative. So kung magkuha ka ng target sounding, kung magawa ng target sounding, pag nakita mo na positive, magma-minus ka.
So, ang mangyari niyan, itong 49, mamay na saan ng 1.3. So, 49 minus 1.3 is 47.7. So, round out mo na, gawin mo lang 48 para di ka na maglagay ng point. So, 48. So, ngayon, dito naman sa 1.0, meron kang 23 millimeter. Kung i-convert natin to, magiging 2.3 centimeter naman, kagaya ng ginawa natin kanina. Then 49 minus na naman yung 2.3, so magiging 46.7. so dito round off mo na lang ulit, 47. Tapos dito, lagi kayong sa 49 guys, ha? Kasi ito 49 even keel. So ito 0. So halimbawa ito, ito ngayon 1.5. Then meron siyang 33. So 33, divide mo naman siya sa 10, magiging 3.3 cm na naman. So ang labas 45.7, which is round off to 46. Meron naman kayong 46 sa 1.5. Then ito naman sa 2.0, 43 mm. Convert sa centimeter, magiging centimeter. So 49 minus 4.3 is equals to 44.7. So dito magiging 45 naman ulit kasi round off. Then ito naman 49, this is 2.5, ito 2.5, 53, so 5.3 centimeter is equals to 43.7, so magiging 44. So under sure na to, 43 na rin to, hindi ko na lang siya kukumpitin na, kasi ito 63 divided 10 is 6.3. so ayun. Then yung ito naman sa 0.-13. So pag negative, pagpa-plus ka. So 49 plus 1.3 is equals to 50.3. Tama ba? 50.3. So round off mo na lang, magiging 50 siya. Hindi naman siya ma-round off na 51 kasi 3 lang. Hindi sana kung 5. So ayun guys, ganun lang kasimple magkuha ng target sound. So for example, gusto mo talagang malaman na tama yung ginawa mo. So let's say sounding natin is 47, then yung trim is 1.0. So for 47 yung trim is 1.0. So for 47 centimeter, walang sign, positive. 21 millimeter, convert mo siya sa centimeter, so magiging 2.1 cm. Ayan na, ayan lang yung 2.1 cm. So 47 plus 2.1 is equals to 49.1. so ayan guys, 49.1, round off 49 pa rin. Kaya kahit saan dito guys, yung value nito lahat is 23.8. So sa actual na mga ano, na mga calibration table, makukuha mo talaga yung saktong value niya. Ito hindi natin makuha kasi example ko lang to. Sa akin lang to guys, gawa ko lang to. Pero ganun yung pag-compute, yun yung the way mag-compute. So kung hindi nyo na intindihan guys, kung nalilito kayo, ulitin nyo na lang tong video na to, ulitin nyo hanggang sa makuha nyo. So hanggang doon na lang siguro muna tayo, and I hope na marami kang natutunan sa araw na to, sa aking munting explanation about target sounding. So by the way, once again, thank you for always watching my channel. So this is Gerard De Rodriguez, and see you in my next vlog. Bye-bye.